10 seconds to go. We are back for more Dota 2 action dito sa BTS Pro Series Season 9, the official Filipino coverage. Dito sa Kuya Nick Page at nagbabalik kami ni Ishii for the Game 2 ng Boom Esports versus Execration. Ayan, sa mga hindi nakapanood ng Game 1, ano ba yung masasabi mo doon, Ate Ishii? I think pinakatiko dun sa Game 1, they had a plan. It's just, it didn't work out kasi sobrang hirap ng early game nila. Mm-hmm. So, yun lang. So, for I think for the side of Execution, they don't need to do, you know, they don't need to draft a hard draft. Parang gito, yeah. Sa ngayon, di ba? Mas mag, I like this opening much better kasi they picked up Bane. Ewan ko lang, di ko malala kung nakaban siya kanina eh, kasi nung nag-start tayo tumingin sa draft, pang-apat na eh, so di ko na napansin. Check ko dito. Yeah. Okay, so hindi naman siya naban din pala kanina. So, ayun nga, I like this opener sa side ng exit kasi madaling i-execute. You have an early team fight, di mo kailangan ng item, Bane elemental, strong laner, kahit anong mangyari. Saka siya yung hero na hindi mo pwedeng ignore or kailangan mo mag-draft ng hero to just to cancel yung Fiend's Grip. Yes, yun talagang pupunta sa backline. So, and I think nabanggit ko rin nung game 1 na if ever Execration wants to pick out a heavily farm na hero, they can go for aggressive type na offlanes. Eh. Something like Mars. And eto nga, na-pick out itong Mars dito. And kasi yung space na nabibigay ng Mars sa kanyang carry, di ba? Ang ganda rin. Lalo na kung maging maganda rin yung lane ni Mars. And si Mars kasi hindi siya basta ano eh, hindi siya basta-basta natatalo sa lane. But with this pick ng Boom Esports na Monkey King, medyo na-cancel out ng konti or ang laki ng harassment na pwedeng ibigay ng Monkey King against Mars dito. If ever nga na carry Monkey King to. Pero ang tingin mo dito, adjustable pa rin kasi, no? Yeah, panigurado. Parang ganoon naman yung tema nung drafting nung Boom kanina, di ba? I picked up sila ng Dawnbreaker and then core plus support, so not really showing your cards yet, flexible. Versus like ng Execration, alam mo na agad yung role ng dalawang hero na to eh. Alas gusto nila yung mid si Mars, which I don't see it happening. Madalang na. Dati nung ano eh, nung I think last season yata yun na I can still remember na si Yopudge nagmo-Mars mid din yan eh. Diba? Yung time na yun. Pero ngayon, medyo madalang na talaga. And ito na ulit. Lina, I think, for ano na to? For Bob na to. Kasi this meta, ayaw mong sayangin yung isang Lina na ilagay mo siya sa support eh. Because yung power ng isang Lina na merong na well-farmed at may item. Diba? Sobrang lakas niya sa, ano, sa team fight. So yung pala yung problema kanina ng Execration, no? Sinecond pick nila yung Lina. Mm-mm. So, pinakita agad nila. So, let's say, sinecond pick nila si Lina. So, hindi sila nakapag-set up agad ng mga counters and bans. So, nag-set up sila ng Lina, tapos third pick nila yung Beastmaster. So, ang hirap na agad nung lineup nila. Pero ngayon, mas balance yung draft nila. Side mo ng Boom, what do they need? So, meron na silang, I think they need an extra one na pwedeng itether ni Ayo. Pwede niyang kalaro dito. Kasi si Beast, I mean si Beast, si Monkey King, pwede mo siyang i-tether, pero you still need a better target. Kasi mapalos yan. And kailangan mo din yung hero na kayang mag-jump in with Lina. Kasi so far, may isa pa lang yung meron sila. Oo. Tsaka at some point, si Monkey King kasi talaga, ano yan eh, humihiwalay siya sa team fight. So, hindi masusulit yung IO tether. Alam na kung ang likot-likot ni Monkey King kasi pwede siya mag-tree dance, pwedeng maputol lang din agad yung tether. So, I think pwede nilang i-position for to. Kasi nagaganon din naman si Teams eh, diba? Nag-pause for Monkey King din naman siya. But, that might be risky kasi yung Arena of Blood, nakakaputol siya ng mga puno eh. Diba? Yeah, so, yun nga din eh. Medyo risky if ever i-core nga nila. But we will see. Ah, okay, so core, ano na to? Core Monkey King na. And Grim, yeah. or baka naman meron silang ano dito. Or baka may ibang balak ang Boom Esports. But this is somehow clearly na support. Yeah. Na tong Grimstroke and IO. Tapos carry Monkey. Pero ah, nag-mid Monkey King na kasi si Yopudge. That was nung against Obinion yata. Oo. Against Obinion, nag-mid lane Monkey King na si Yopudge. So, pwede pang pumili ng carry yung Boom Esports. Pero, ano ba masasabi mo sa Monkey King and Lina matchup?
maganda ba yung Monkey King against Lina? Kababaragi ni Lina yan. Mm-hmm. Nahirapan sa lane, no? I think they should just stick kung ano meron sila. Carry Monkey, offlane, yung Tidehunter, and then dalawang supports na to. Ang nakikita ko lang pwedeng shift dito, 4 Monkey, tapos 3. Ay, hindi na pala pwedeng 3, never mind. Pero yeah, yun, I think standard lang yun eh. Kailangan na lang nila mapick ng isa pang hero na pumapasok. Good Inks, Well, Target, mga Ember, ganun. So, kailangan nilang i-ban si Ember. Pero ang maganda kasi kung ili-leave mo si Ember, it's a... parang kayang i-dominate ni Lina yun, laning phase. Pero kasi, in the end of the day, si Ember Spirit is one of the heroes na ayaw din ni Lina kalaban. Diba? Kasi pumapasok siya sa backlines, magandang Inks Well din, you got the global presence available since meron kang Remnant. So, I think kailangan i-consider an execution banning yung hero kahit na sabihin mo na mananalo si Lina sa laning phase. Mm-hmm. Kasi yung team fight lang din talaga yung ano eh, yung magmamatter min laning. Yan nga, sabi mo, kaya manalo ni Lina. Pero, anong ma-expect natin kapag dating na ng team fight? Diba? Pero, pwedeng ma-auto-position lang din yung Lina. So, kailangan niya ng early BKB, if ever. So, Ember Spirit, Void Spirit, something like that, is still on the pool na available. Okay, Void Spirit, naba na rin. So, something like Storm or Ember na lang. Ang hero ni BDG dito, makunat-kunat. Mm. Ay, hindi, last pick pala, execution, ano? Pero okay lang yun, pinili na nila yung Ursa nila kasi mababa niya pag di pa nila pinili. Pero anong kulang nila dito? Position 4, wala pang hero si BDZ. Oo, si BDZ so, na lang. Ano kayang maganda puwede? Sana akong makunat yung hero niya pumapasok. Wala na mga... kasi sila niya eh. Tuskar, wala siya sa meta, no? Spirit Breaker, maybe. I think Tusk is still okay, extra damage. Pero kasi nasuksama niya si Mars, maganda sana medyo range din. Snap Fire ba? Gusto mo ba ulit mag-Snap Fire this game? I don't think it's that bad. Extra damage din. Mobility ni, ano, yung mobility ni Snap Fire. Eh. And if ever hindi siya makapag-force stuff agad, pwede lang siyang pasukin ng ano, yung Monkey King and Ember Spirit. Hindi kasi pero iniisip ko, good damage sa loob ng arena din. So, para hindi laging si Lina na kailangan sumama sa kanya. Ano pa ba? Weaver? Lion? Lion? Feeling ko kasi yung Lion sa Bane Elemental, they do the same thing eh. Saka, kailangan ba nila ng catch? I think so. For Ember Spirit and Monkey King. I guess Insta-Hex is always good. Para din may pang-deal sila sa IO. Okay, Dark Willow. Decent pick naman din to, but still, medyo malambot tong hero na to. Pero in terms of harassment naman, may pang out naman siya na eh. Si Dark Willow, meron siyang Shadow Realm. So, may chance pa siyang makapag-out. Pero the draft is here, I mga think sir. Gusto nila yung ano yung fear sa arena. Bagay, classic combo. Dark Willow and Mars. Yeah, saka yun yung mga ayaw ni Ember eh, Root. Hindi ganong na-anticipate ng Boom Esports. Pero, meron naman silang pang-counter-initiate dito. It's the Ravage. And, if ever nga na may mahuli dito, kung maganda naman yung positioning ni Teams, di ba, may pang-save naman sila. May relo out. Pero, mas maganda yung draft na execution, no? Yes. Gusto ko yung draft na execution. At, for this game. Oo. I mean, for sure. Kasi, yung laning phase nila eh, kumbaga, kanina, diba, advantage yung Boom sa laning phase. So, this time naman is execution, maganda yung matchup ni Ursa this time. Same goes with Mars, same goes with Lina. So, yung tatlong lane nila, you expect them to win, pero kailangan nilang manalo. Yung parang yung ginawa ng Boom kanina. So, they have to win heavily sa laning phase nila. Kasi, at the same time, kailangan nilang... kumbaga, pahirapan ng pahirapan yung hero dito ni Japo eh. Kasi this could be an unstoppable Ember Spirit kapag nakuha niya na yung BKB niya. Yes, and once again, it's the game 2, mga sir. And keep on sharing our stream at shoutout sa inyong lahat dyan. Sana kayo ay nag-enjoy. Meron pa tayong maraming games for today. May Obinion versus Army Genesis and Polaris versus Omega Esports after this one. So shoutout sa inyong lahat. Hello kay Carlo Jacob Ong, kaya... John Davin, ayan, next lang doon yung top fan niya. Maraming salamat sa inyo, but this is the game 2.
And pakilala muna natin ang both teams dito on the Radiant side. Boom Esports naman, Mushi on the Grimstroke. Teams for the IO, FBZ, Tidehunter, Yopatch, Ember Spirit, at si CTM ang Monkey King. Ay, demon. XAFRR playing Bane, Bob on Lina, Marv on Ursa, yan yung stand-in nila sa core, sa carry nila. BDZ, Dark Willow, and si Tino naman para sa Mars. Yes, ayan, sa mga hindi ganong familiar, ay, sino may birthday? Hindi ko alam eh. Ay, baka mema lang. Ayan, once again, sa mga hindi nakakilala kay Marv, siya yung stand-in ng Execration ngayon, galing siya sa IAP, yung tier 2, second two. Team 2 ng Execration. Yes. Like, man, piling ko medyo kinakabahan pa si Tropa eh. pwedeng ganun. Pwedeng ang dami niyang ano eh. Ang dami niyang sorry kanina eh. Ang dami niyang my bad. Saka nakukot din siya Aru position. Yung kasi yung difference ng, you know, playing tier 1 team. I guess it's too early to say. Kung tier 1 team ba ang Boom. Kasi until makapunta sila sa big stage, di mo pala masasabi na tier 1 team sila. Pero for sure, they're a much better team compared sa mga nakakalaban ng IAP. Yes. At saka siguro individually, pwede natin silang ano eh. Pwede natin silang maituring na tier 1 dito sa Pilipinas siguro. Southeast Asia, so-so. Medyo, meron pa rin namang mga mas better teams na. Pero individually, di ba? Meron naman silang magagandang ano na, magagandang achievements na like si Teams, nag-champion na siya with the TNC, WestG ba yun? Or ESL, di ba? And Yopatch and CTM, nakapag-major naman na din sila. So, yun lang. Individually, I think mas experience sila against the Execration. Pero still, hindi naman natin pwedeng i-underestimate yung Execration dahil individually speaking then BDZ, RR, yung mga veteran na din naman yun na player. So, going back to the game, Taishin, masasabi mo dito, hirap na naman si Marv dahil Tidehunter yung katapat niya dito eh. Yeah, I think they just need to survive itong lane na to. Pero maganda yung ginagawa ng Boom na ito, malaking wave tong aribahin or tatangkihin ni Marv. Ayan o, tapos meron ka pang harassment from BDZ na magaga, BDZ, FBZ. So, yeah, I like what they did. They killed the creeps really early para ma-pressure nila yung farming nitong si Ursa. Yes. Ayan o, talagang dinadive na sila yun. With the sustain ng isang IO, kayang-kaya nilang mag-tower dive eh. So, okay lang RR, naman yan. Mm-hmm. Ang ginagawa ni RR, yung IO, yung pinapunish niya din dito. Pero Bane, medyo na out of position siya. Pwede yata mamatay to, but still, ayan, meron naman ding pang sagot. Pwede lang niyang patulugin dito, then mag-out. So, other lanes naman, yan, silipin natin dito. Tino with the Mars. May nagsabi kanina, bakit hindi na lang daw si Tino yung nag-carry dito. I think, Tino kasi mas experience siguro siya. And ang laki kasi ng role ng isang offlane eh. Yan yung talagang kailangan manalo para ma-punish mo yung carry ng kabilang team. Yun nga eh, hindi nga sila nanalo nung lane nila. I think yun yata yung lane na dapat ipinanalo ng Execration. Ng Execration, oo, diba? Pero anong tingin mo? Mas different story ba kung si Tino yung nag-carry dito? Kasi syempre dati na siyang carry. And may experience siya sa magiging carry. Eh, pero sino, anong gagawin mo kaya? Ewan ko lang kung nag-off. Di ko kasi kilala si Marv eh. So, I don't know if he's familiar sa offlane niya. Siguro, nagkatanungan na lang, gusto mo mo. Siguro, hindi talaga marunong mag-offlane si Marv. So, pangit naman kung ilalagay mo siya dun, di ba? Mm-hmm. Tingnan natin, CTM, okay. Anong ginagawa ni CTM dito? Wala siya sa lane. Nagko-contest yata. Pero hindi, inisip ko nga, baka ano eh, baka kukunin niya yung bounty, pero hindi rin siya kumuha ng bounty. No. Siguro mas priority ni Opad, yung lane lang dyan talaga. Si Grimstroke. Magkabaligtad, hindi si Mushi yung kumuha. Sabi, ako magpa-farm, ikaw mag-contest doon. Parang baligtad yata. Yung nag-ano. Si Mushi ang nagpa-ex. Hindi, baka dumiretso lang siya kasi namili siguro sa secret shop. Tapos, I don't know, I'm just guessing kung ano yung logic dun sa move na ginawa nila. Di kasi natin din nakita yung bottom lane eh. Medyo focus tayo dito sa top lane eh. And, tingatan pero yung mahirap, ha? Kasi decent yung lane ng Tidehunter. Same goes with,
tawag dito si Monkey King. Ayan, actually anticipated na mas mahaharas nila. Hindi yata na nakokontrol ng execration yung lane eh. Or okay, maganda lang talaga yung ginagawa ng boom in terms of pulling and maintain yung creep equilibrium. Yep. And teams dito, inaano niya pa oh. Pinipigilan niya si RR na makapag-stack ng ano. I mean, si RR pala ang pumipigil kay IO na makapag-stack din. Kita mo naman yung Bane doon, no? Nandun sa may triangle camp. Pero medyo delikado yan kasi kapag inaabot siya ng Ember Spirit plus ano, meron silang possible na makuha nila yung kill din dito. Pero, di ba nasabi ko rin kanina na Monkey King, yan yung isa sa mga heroes na pwede mong ipang tapat kay, ano, kay Mars. Yung talagang nag-stack yung right click. Oo. Pero kaya naman ni Mars yan. Kasi may pang may spear naman siya pang ano eh. Pang layo. Oh. Okay. Pero in terms of right click, talaga naman kinakain lahat ni Ember. Hindi ko in-expect na magiging ganun kaganda yung lane ng Monkey King. I would think it's... I guess even naman siya sa gitna. Pero yung top lane, I didn't expect it to win heavily. Pero good... Ano? Oy? Oh. Naku po, tinatlo na agad itong si Bob. Meron naman din reaction from RR dito pero wala siyang magagawa to save yung kanyang mid laner dito and teams getting that first blood of the game and of course that first place brought to you by PNXBet.com. Guys, don't forget to use our promo code LuponWXC upon registration and bet responsibly mga sir. Yeah, I think na outskill yung execution dito. Kasi kahit na gaano kaganda yung pick mo, you still have to get the good. Kaya ba nila si ano? Isa na lang. May pang ano na yan. May pang lifesteal na itong si ano. Si CTM. Napapuno lang ulit yung ano niya dito. Yung buhay niya. Pero medyo mga ano ah. Medyo chill yung early game natin compared to the last game. Kasi kinugulo talaga niya si Tim. So. Yeah, ang ganda nung start nung ano. Nung boom. Sa ngayon. Yung lang din niya na block. Mm-hmm. Sayang yung ano niya dalaw niya dito sa triangle. Gusto niya sana i-contest eh. Na-stuck pa rin yung ano yung ancient eh. But still ang maganda naman doon, merong idea yung execution na nagsa-stuck dito yung Boom Esports. So at some point, pwede silang mag-group up and if ever nga na makapag-stuck ng maayos si teams, makuha ma-contest ng execution 'yon. But tignan natin dito level 5 FPZ pa 6 na din yata 'to eh. Pero hindi kasi ganun kaganda yung lineup ng execution in terms of invading triangle eh. Mas maganda yung depensa ng boom dito. May ravage sila, they have Wukong's command, you know, marami silang spells available para protektahan yung triangle nila. So dito talaga nag-rely sa laning phase yung draft nila. But even that, hindi naging ganun kaganda. Pero to na nga, yung Inkswell combination nila dito, wala naman ding tatamaan. But, okay, Yopatch with his rotation, the Ember Spirit, nagparamdam na nga dito sa may bottom lane, the Spear is there. Pero Tino, wala rin siyang mana dito pang out. Bob is right around the corner lang din, gusto niyang sumama sa party dito. There's the Curse Crown, pero yung LSA connecting onto two heroes, but Mushi will be the trade-off ng buhay ni Tino dito. Pero si TM is still at level 5 and hindi na siya hahabulin dito. Itong Lina, but on the top lane naman din. Ako po, malapit na palang mabasag yung tower ng execution dito. And Ravish will be committed. Mamamatay lang din itong si RR. Naku po, mahirap. Kailangan nang mag-jungle ni Marv dito. Ang agang na wala ng tier 1 tower nila sa top. I think ang naging problema ng execution dito sa baba is hindi nag-levels. Kasi ang magandang timing ng Mars mo, though na makita mo, di ba, maganda yung net worth niya together with Monkey King. Pero yung level 6, eh, ang tagal niya, like 7 minutes in, he doesn't have arena available yet. So syempre, wala kang, hindi ka makakakuha ng pickup or hindi mo uutusan na, oh guys, may arena na ako, pwede na tayo pumatay. Na-root pa nga dito si Ember Spirit. Yan na yung sinabi mo na ayaw ng isang Ember. Yung root kanal. Okay, top lane Marv naman. Sabi nila dito sana daw si ano, si Kimo yung naglaro para Battle of the Oldies daw. Grabe Mushi naman yun. Versus Kimo. Pero kasi or yung nawala kasi sa execution guys. Oh. And meron naman sila. Solid naman yung supports ng execution. Siguro ko ano, Civil War baka pwedeng nag-carry si Kimo. Yeah. Oo, hindi kasi nagko-coordinate yata si Kimo. Hindi na
mahirap naman yun. Bigla niyang pagka-transition ni si Kimo. Ang ganda naman ng Remnant ni Yopatch dito. Going in and he will catch three heroes dito. Pero meron namang Curse Crown. And tatama nga din ito. Tingnan natin. They might go for the chase. Remnant pa nga ginamit dito. Pero Shadow Realm instead. Delaying dito yung attempt ng Boom Esports. And reset lang din muna. Kaya sayang din na-hit ng execution timing nila. Like yes. Yung arena, di ba? Nakakit na mo. So possibly, dapat naging mas maaga yung galawan ng execution. But since it's not available yet, hindi sila makagawa ng move. Yung dalawang supports, you anticipate at least one of them is already level 6. Kasi expect mo manalo sila sa lane. Pero even then, 9 minutes in, wala pang level 6 sa kanila. Ito ang saving grace. Gagawa sila ng smoke play. Tignan natin kung may mahuhuli sila. Ganun, same lang din naman, di pa rin naman level 6 dito yung two heroes na ayun yung two supports ng ano ng Boom Esports. Pero kasi kung titingnan mo yung effectivity ng ultimates, mas kailangan talagang maagang mag level 6 nung supports ng ano ng execration. Kasi ang laking bagay na meron kayong Fiend's Grip plus yung combo nyo nga ng Terrorize. Pero si CTM dito, they will go for an attempt for this Monkey King. Tumalo na nga si Marv dito. The stun is there. Pero si RR, tignan natin. How are they going to catch this Monkey King? He needs help. Pero medyo malayo yung IO dito. Pwedeng mamatay ba ito? Dodge is there. Yun na nga, napunta na lang sa puno. Pero yun lang. Naisahan sila ni CTM doon. Yun na nga yung sinasabi ko, di ba? Na like, they're not prioritizing yung level nila. So, another missed opportunity na nung side ng execution yun. Kasi, Ayan eh, mag-isa lang doon CTM eh. Wala yung IO, walang makasagip sa kanya doon. Kaya ba? Tingnan natin kung kaya nga ba today FBZ. Meron siyang Ravage available, pero inaapat na nga si Tino dito this Mars. Trying to farm lang naman. So lang naman yung kumuha ng levels dito and he will fall down. And wala pa naman, di pa na naman ganun kalaki yung lead ng Boom Esports. I think for execution, what they need to do is group up para mabigyan nila ng space kahit papano itong si Mar. Pero tignan natin dito, meron silang Ravage pero napatulog dun sa melikon. Itong si FBC, but Bob, tignan natin kaya nga pa. Ayun lang inabot ka. Yung Ravage, ito probably be the first one to fall down for execution. At si Yopaj, hindi nila mahuli yung Ember Spirit na napakapalos. And ito na yung sinasabi natin na walang level 6 yung mga supports ng execution. Wala silang maibigay, but the Arena of Blood is there. Napukol pa nga dito itong si Mushi. And yun yung magiging kapalit ng buhay ng isang Lino doon. So, overall, that was a good catch for Boom Esports pa rin. Ang hirap. Kailangan mag-level 6 talaga, lalo na ni Bane. Yung Fiend's Grip will do so much sa isang teamfight. Yeah, kailangan nila mag-smoke play na naman ng execution dito. Kasi walang Ravage. Yung Boom, so kampante sila na they could win a pick-off. Pero mukhang may ping tayo. Speaking of pick-off, tingnan natin kung makukuha nga ba nila yung pick-off dito kay Tino na silence. Pero tatakbuhan lang yata sila, BDC just around the corner. Pero that's a call for a retreat na lang muna for execution. I think pwedeng mabago yung story natin dito since ito na hinihintay natin. Meron ng Fiend's Grip and meron ng Terrorize. So yung Arena of Blood and Terrorize combination, we can expect that. Kapag nag-up ulit at mag-group up dito. Pero yun na nga, speaking of itong Dark Willow, wala na, napitas lang din itong si DTZ. So, pwede pa naman, kaya pa naman ng execution to, basta mabigay nila ng maganda yung wombo combo ng skills nila. Na-overwhelm yung execution dito kasi even though na gusto nilang gumawa ng play, hindi pa sila ready eh. I mean, a good solo kill pero... Tignan natin, madami atang kasama dito. Pero ito na nga yung Fiend's Grip. Di sinasabi natin na might be the comeback ng execution dito. And ng trade-off dyan, si Yopaj pa yung Ember Spirit. So that was a good pick-off for execution. Isa pang ganun. For Exe. Kaya. I think hindi yata niya in-anticipate na may kasama or may support yung Lina, I think ang alam ng ang anticipate lang ni Ember was he was farming alone dun sa jungle na yon. So yeah, good thing na nasa area yung execution, they're able to spam good grab a good kill pero may kinalmot. And that's the Grimstroke once again, kakagising lang ni ano ni Uncle Mo. Nabigyan na agad. Ang maganda mangyari ito para sa side ng execution, para makaka-comeback sila, makuha nila yung momentum ng game, is ma-secure nila yung Aegis of Immortal. Kasi yun yung timing ng ano ng Ursa eh. You wanna grab an early Aegis and then makuha mo yung pangalawang Aegis para sa shard nitong si Ursa, di ba? Yun yung
perfect or gusto mong scenario na mangyari sa side ng execution. Pero sa side ng boom, I think they need to play with their ultimate, get a better map control para makita nila si Lina. Kasi alam nila na for sure, si Ursa is a good target if you can kite it out. Pero si Lina pa rin ang target mo dyan eh. Siya pa rin yung unang hero na gusto mong patayin ng patayin. Kasi for now, siya yung ano eh, siya yung pwede maging damage dealer ng execration. Since Marv, kailangan pa niya, hindi pa siya battle ready eh. So pwedeng si Lina muna yung sumama dito at mag-fill in ng space na pwedeng gawin ng isang Ursap. At if ever naman mabigyan nila ng space yan, no, si Marv dito, it will definitely pay off for execration. Pagkakuha siguro ng Mars ng kanyang Blink Dagger, I think that's when they could start to make a move. Para makakuha sila ng pick-off and then Roshan. What side okay. Na... Oy? Ako po! Mag-isa lang si RR dito. Wala na, goodbye, sir. Okay. Pero medyo matagal yung chase nila dito. But Bane will fall down. Gusto lang naman mag-deward at mag-ward sana ni, ano, ni RR. Pero tignan natin, merong smoke nga from Execration, the Dark Willow, and Mars. Diba itong dalawa na to is... ang laki ng chance na makakuha ng kill niyan. Pero naku po, ang layo ni BDZ dito. But tignan natin, Terrorize will be used. Kaso nga lang, na-sidestep pa ni Yopashi dito. The silence from Grimstroke is there. Pero merong relocation dito. Nakapag-out naman na si BDZ. Blink out from good. Tino. Pero are they going for the chase? Pwede nilang silent. I mean, slow down yung Mars dito. Pero Arena of Blood catching three heroes. Yun lang, balik ka. Ay, napatay nila dun si Mushi, pero tignan natin yung Pudge siya na lang yung mag-isa dito na wala na yung IO. So they need to rescue on this one. Tignan natin, FBZ, nandito na nga rin, and Ravage, binigay nila dito. Pero tignan natin kung kaya nga bang mabuhay ni Marv. Merong tulong, eto na yung respawn na hihintay ng isang Ursa dito. But yung Ember Spirit, hindi nila din mahuli-huli. Field script is available, pero wala nang balak lumaban ang Execration on this one. I think... okay na yun. Akilas tila kill, lalo na kung nga nagbe-build up pa lang din kayo ng lead, diba? Speaking of lead, wala pa namang may lamang dito sa game na to. Yeah, pero the same time, na-force mong mag-commit ng Ravage, yung Tidehunter. Mm-hmm. So, may Fins Grip, may Laguna, so they can grab a pickup. They just need a good pickup para mapag-rushan sila. Pinako si FBG dito, pero walang follow-up dun sa kabilang dulo na huli na ipit naman si Yopudge. Pero sayang, walang follow-up. Apat na silang nandun. And, hindi yata hindi ready si Bob eh. Wala yata siyang, wala siyang stun. Kasi yun yata yung play eh. Nakita kasi din nila at the same time si Ember Spirit. So, there's probably way too many. Yun lang. Pero Mushi dito. Na naman, si Uncle Mo ang nagiging food trip ng Execration. Pero tingnan natin yung Yopudge. Ito naman yung Searing Chainsaw catching two heroes. Pero... hindi yata pwedeng lumaban yung Boom Esports at this point dahil wala silang Ravage. Pero ang maganda naman dito issue for Boom Esports is hindi pa naman sumasama si CTM. So while everything is happening, nagfa-farm lang yung Monkey King. Yeah, pero hindi naman siya ganun kabilis na farmer eh. So kita mo, hindi naman nakakalayo din yung gap nila with Lina. So I think as long as you have one hero na nakakapag-farm the side ng exit, it's just fine. Pero ang ganda ng ginagawa ng Boom. Kasi like nakakakuha ng pick up yung Execration, wala silang Tidehunter, pero titignan mo ha, hindi pa rin makapag-Roshan yung Execration. I mean, yeah, that's the big part kapag hindi Radiant yung Ursa. Yung kasi din yung gusto mo eh, you want an Aegis grabbing hero kapag nasa Radiant ka, just because it's closer to your triangle, mas madali pumasition sa inyo, mas madali makapag-setup, and I think Vision din eh, nakita mo na kahit namamatay si Mushi, that he was able to deward yung Vision ng Execution. So hindi sila komportable na mag-take ng fight or even head to the Roshan. Kasi may Monkey King na Wukong suman sila na pwedeng iba to dun eh. Okay. Searing Chains connecting onto RR dito plus ng silence pa. Pero tignan natin, pinatulog lang niya yung sarili niya. Pero dun sa may gilid, nabura nga itong si Teams. Pwede pang lumaban ang Execution dito. Pero BDZ, mamamatay lang din siya agad. Trade-off naman yung buhay ng isang Grimstroke dito. Pero tignan natin, wala magandang pwesto. Napagal naman ng Arena of Blood. Pero the counterplay from Boom Esports dito, Ravage. But no follow-up din as well. And si CTM dito, the sustain is there. Kaso nga nakapag-right clicks pa yung Monkey King dito. And RR, tignan natin. Was that? Sino yung nag-buy back? Si Ayo ata. Si Ayo! Ang ganda nun kasi na-sustain niya si, ano? Na-sustain niya si CTM. Yeah, si Monkey King as well. Si Monkey King. Saka ang kunat ni FBZ, grabe. Like that whole fight. Kahit anong right click ni Lina, he wasn't dealing damage. Yeah. Pero yun nga, presence of mind from teams, since he had that gold available.
Pero si Mushi talagang kita mo kung paano yung pagtsatsagaan niya sa vision na to eh. Kumbaga kasi, siya yung nagiging ally. Kaya ba? Double damage? Oo, kaya ata. Pero yung na-yules lang din dito itong si Lina. And that gives the time para kay Teams na Rumes pa dito and 5 heroes na naman ng Boom Esports. Even though wala silang Ravage, ready to fight sila dito and be ang RR ang mamamatay. And BDZ as well, 2 supports down for Execration. Are they going to fight? Kinalmot na alang ni Marbs. Etong si Yopatch, he will finally fall down. Pero FBZ is way too tanky. I mean, dito sila nakukulangan ng damage kay Tidehunter. Ang ganda ng itemization ng Tidehunter kung titignan mo ah. He built up a Yules, magandang pang-catch ng hero at the same time, pang-fight mo kay Ursa. Diba, syempre alam mong kakalmutin ka niyan. Actually, I think si Ursa lang yata yung kayang pumatay sa kanya. Since you do have that Yules, hindi siya nag-rush ng Blink Dagger or any unnecessary items. Talagang kinuha niya yung Yules na yun. And nakita mo, na-debuff din yung double damage ng Lina. So already, not a good fight for the side of Execration. Hindi rin sila in position. So yeah, I love the itemization from Tidehunter. Mm-hmm. Okay. 12-11, well, close lang din naman yung kill score natin dito. 1K gold din for Boom Esports. It's not really huge. So, I think it's still anybody's ball game. Naniniwala pa rin ako na one good fight from Execration can turn around or pwede pa nilang ma-even out yung series natin. Yeah. Para dito. But si Mark masok dito pero dalawang magkahiwalay na target yung gusto nilang bigyan dito. Pero teams, that was a dieback for the IO. Pero soulbind na commit na nga din. Pero nasa bunutan dito, but no follow. Ah, parang kay FBZ yun lang. Sumayaw lang dun sa may gilid si RR. Pero mamamatay pa rin yung Bane dito. Tingnan natin, gusto pa yata lumaban ng Execration. Walang arena available. Pero tingnan natin, napukul nga. Mukhang mag-burst na nila. And yes, they can do damage para kay CTM dito. Pero yung Ravage, catching 4 heroes, but walang damage and walang follow-up din. Pero kaya nila yata lumaban dito. Bob, popping out his BKB. And let's see, sino ang mahuhuli na dito. Okay, nag-pigpok pa si BDZ dito. Nakakalito, FBZ and BDZ. Tignan natin, kaya ba? Mabubuhay ba sila dito? Oy! And BDZ, nakuha pa siya ng kill doon. Ang sinama niya pa sa hukay. si Mushi bago mamatay. Like, grabe si FBG dito. I would give the MVP role kay kumanalo yung boom this game. She's doing so much for his team. Kasi kung hindi niya ginawa yung Ravage na yon, kung hindi sila nag-counter niya doon, that was a Roshan already for Execration. They're just really waiting for that opportunity. Take down Roshan, grab a tower, anything just to open up the map. Kasi ilang BKB na nawa-waste kay Lina, but they're exchanging fight. Pero syempre, gusto mong makapag-gain ng momentum. Pero tignan natin, relocation from IO and CTM. They will catch out Bob dito. Meron ba siyang BKB available? Pero yung Arena of Blood dito, tignan natin, dalawa. Yung nakulong, pero sa may gilid, na-root canal lang nga si Yopatch. Pero wala naman ding follow-up to. And relo out lang. Well, at CTM siya yung may iwan together with FBZ and si Mushi. Pero pinagkakalmot-kalmot lang sila dito, but nakakahit out yung Ursa. But they will still get the kill onto Mushi. Medyo talaga namang ang lambot eh. Compared to Mushi ng game 1. Ito na, yung time, yung right opportunity ng Execration to do the Roshan, yung iniintay ni Ishi kanina pa. I think di yata na-force yung BKB ni Lina kanina eh. Hindi, oo. So pwede pang lumaban dito. FBZ, meron siya, wala siyang Ravage for 42 seconds. Pero napakatapang ng mukha. Tingnan natin, meron Terrorize available, pero na-secure naman din ni Marv. Yung AD sa Laguna is there, trying to burst on itong si Tidehunter. Pero tingnan natin, walang damage. Mabubuhay pa rin yung Tidehunter dito, pero yung lead nasa Execration na just because of that Aegis secure. Pero nakuha ulit! Mm-hmm. So what? Sayang lang diba? Din. Kasi yung Aegis na yun, kailangan mo yun para makapag-takedown ka ng tower. You wanna farm. Get a map control. Pero since wala, boom pa rin naman nanaig dito in terms of aggression. Hindi wala nag-init. Oh, my G. Wala, hindi nila na-utilize or na-maximize yung Ursa na merong Aegis eh. Pero tingnan natin, FBZ trying to run out and tingnan natin, Execration going for the chase pero BKB para kay CTM walang makapigil. Isa sa isang bangikin, pare pa silang humabol dito. Arena of Blood, napuktol yung puno ng munggoy na bayang sa kamakay
kaibigan at mapupukul nga lang dito itong si City. Wala na siyang BKB available. Pwede siyang mamatay dito. And GSC will definitely fall down. And FBC makaka-TP out naman. Mega kill streak for Bob on the other side of the map. Taking down Mushi. Okay, execration. I mean, kaya? Hindi ko masisi si Skem doon. Kasi syempre, gusto niya makakuha ng value. More value dun sa BKB niya. Syempre, ayaw mo na mag-BKB, patayin mo lang yung support, di ba? Unfortunately nga lang, nag-backfire yung greediness niya. Kasi kita mo, nalaglag siya sa puno, even though he had BKB. So, possibly, walang di-disable sa kanya. Kasi wala nung Bane Elemental, di ba? Pero yun nga, since good presence of mind from Tino. Tagalupan yun, ha? Ano yun, sa CSGO natin, ha? Si Tino at si Kimo. Yeah, ayun. Good presence of mind from Tino na ginamit niya yung ultimate niya doon just to break down or stun yung Monkey King. Yes. So, yun. Mistakes! That was actually a big mistake from... Actually, nabanggit ko rin yata yan nung drafting phase na merong Mars dito na kayang pumutol ng puno. So, yeah. I'm not really sure. Kahit naka BKB yung Monkey King, di ba na-stun siya nun? Yeah, basta nahulog ka. Basta nahulog, basta nabali ang sanga. Ay, talaga naman. Oh, BKB na rin pala si Tino dito. Ay. So, I think it's up to tawag dito. Ember Spirit to deal the damage. Kasi kahit paano, hindi pa nagtutugma yung spell ng Boom. Nakita mo na hindi pa yung Ravage into Wukong, yung mga ganyan. Plus, you have a good Soulbind. Ang ganda rin ng pick-off lagi ng execution na nakikita nila si teams. So, they're not doing a great job protecting yung support nila. Okay, RR. Pwede yata siyang mapitas dito. At yun na mangyayari, mga kaibigan. Pero si Mushi, napitas lang din. Two supports for the both teams ang mamamatay dito. Pero Ravage dito sa may backline. Sige natin, napilitang mag-buyback ng two supports ng execration dito. Pero Arena of Blood, tingnan natin. Pwede nilang makuhuli or mapatay dito para sustain is there. Hindi magiging enough pala for Yopage na mabuhay pa dito. At nasa bunutan pa, na-finscript pa lahat na ipinigay si Nampo. Hinator lahat. Pero makuha pa na ang kill dito. Onto CTM. He's still standing strong. Pero the damage is overwhelming for execution and that will give them 3 kills para dun sa team fight na yon. Okay, doing good ang execution para dito sa mid game natin, so mapatuloy lang nila, ma-maintain lang nila yung ganitong ano. Si tropang FBC naman, kino-compliment na kanina, grabe naman yung pasok mo dun, pumasok ang layo pa ng teammates mo, hindi pa ready. Well, hindi sila they weren't on the same page dun sa initiation ng Tidehunter. Naku, talaga namang food trip talaga. Ang paboritong apo, si Uncle Mo. Matay na naman din. I think hindi lang ganun ka-fit, diba? Compared to game 1, clockwork, merong armor, merong pang out, may hook, pwede mag-hook shot out like si Grimmsroe kasi wala eh. So, pwede lang din agad mamatay. But it was spot out FBC dito. Tignan natin, kukulin ba nila yung kill? Napukul pa nga medyo disconnection from execration. Napaluyo nila ng konti itong si FBZ. Ay. The disconnection, mga kaibigan. Napalayo. Ang mali ng spear si Tino doon. Ang layo. Ang layo ng spear niya. Tsaka kasi yung parang playstyle ni Uncle Mo talagang humaharap na position 5 eh. Pero tingnan natin dito, nakahuli nila, na-stun nila itong si CTM. Na-stun lock na nga indeed. Walang buyback for 64 seconds itong Monkey King. Pero tingnan natin kung kaya nga bang mag-defend ng Boom Esports dito sa kanilang high ground. If ever nga na-force ng execration yan. Pero ang tagal pa nung next Roshan eh. So I think what can execration do for now? Ay mag-ayos na lang ng lanes. I think it's important na makapaglagay din sila ng vision. Eh, nakalagay lang yata. Oh, nag-expire pa. Ay, walang vision kasi yung execution. Oh. Makikita mo that they are ahead, pero nahuli pa. Alam mo, maiisahan mo si FBZ. Nagwa-ward yun eh. Sabi sila, kailangan kasi nila ng ano. Kailangan nila ng vision dito na they are ahead, pero kailangan mo ma-maintain yung map control this game. Oy? Hindi, nangungulit lang. Ano yun? Refresher ba yun? Bakit may... Hindi ko napansin eh. O baka... Lotus, ganun. Yeah. Ay, hindi. Refresher. Refresher nga si Mars. Okay. Ang aga? 28 minutes? Yeah, yaman niya dito. Fortress and Network. Pero
Tingin mo ba refresher is a good item dito or sa bagay Arena of Blood kasi yung ano yung mahalaga eh para makontrol nila yung ano yung Monkey King eh. I think yeah. Dalawang heroes na agad kasi yung nakakontra doon kaya ni kay Monkey King. Laning phase kaya ni Monkey King sumabay pero team fight kasi terrorized pwede mo siyang mapaalis sa Wukong's command. And kasi then siya mamatay eh. So hindi niya kailangan ng survivability, they just needed that extra lockdown in terms of damage. Hindi naman nila kailangan, meron silang Lina and meron silang Mars. Okay, na-root nga dito itong si Yopage and yung Searing Chains. Nahuli na lang yung dalawang hero dito. Napakasitang Tactician from MVC na matay yung dalawang supports na Execration. That's a dieback. Pero tingnan natin kung hahabol pa nga ba ang Boom Esports dito. Wala silang masyadong magandang vision. And that's a retreat na rin for Execration. Pero instant smoke naman dito. Kahit wala silang Ravage, Wukong's Command is available. Pero si Marv ang nagpa-farm dito. But still, Tino is the closest target na pwedeng makuha ng Boom Esports. Tignan natin. Okay. Searing Chains is there. Pero BKB out lang muna. Is that necessary? Feeling ko dapat nag-blink. Ano na lang siya. Dapat in-anticipate niya na may paparating sa kanya dun sa baba. But, tawag dito. Yun nga, gusto ko sana sabihin sa side ng Boom na kaya sila natatalo sa teamfight is hindi pa sila nakakuha ng proper initiation. Lagi nauuna yung execution in terms of Ursa jumping in or grabbing si Io sa teamfight. I think yun yung nagiging problema nung Boom. Pero kita mo naman, di ba? Since they did fight two supports right away. Kasi in the end of the day, malambot! LSA, hindi tumama dito pero nakapag-go scepter naman just in time. Itong si Teams plus Tether out pero Tino siya yung humaharap dito and looking for something and mauhuli nga na itong si Teams. Okay, Teams Eggholic. Ang kitang pangalan. I think 6 seconds yung malalaman natin yung respawn time. Itong si Roshan, I think that will be the big fight for Boom na kailangan nilang i-contest. Doon na meron namang silang spells that could win them the fight doon sa pit. Kailangan lang nilang i-bait. At the same time, i-kite si Ursa. I think yun din nila nagagawa eh. They need to find si Lina or yung dalawang support na. Ayun gusto ko sabihin na. In the end of the day, kahit na nananalo yung execution, malalambot pa din. Yung hero nila, they just need to get a good jump. Or, kasi si Ursa, unless kumpante ka na may burst damage ka, siya yung gusto mong unahin. Pero at the same time, siya lang yung hero na gusto mong i-kite sa umpisa ng team fight. If ever manalo ang Execration dito, I would give the MVP to ano, to Tino. Kasi siya yung nakakuha ng magandang initiation lagi. And yung lane niya, kahit maganda ba yung naging lane niya, no? Ni Tino? Parang hindi, even tagal lang nga din, di ba? At ang tagal ng level 6 niya, sabagay, dapat oo, pag maganda yung lane mo. Level 6 minutes pa lang may arena. Talagang nakabawin lang sila dun sa mga pick-offs, di ba? Pero dun sa mga nakaraang team fight, talaga namang ang laki ng impact nung Mars niya. Pati yung mga spear niya dito, pero tingnan natin, makakapag-blink out naman din siya just in time. Medyo nag-hesitate pa si CTM. Ay bigay yung boundless strike dito, dahil nakaramdam din naman etong si, ano, si Mars. Check and Roshan. Yes. Kapit na. Oh, baiting the illusion. Siyempre, joke lang yon. Oo, eh meron itong salpukan ng mga sir, pero yung Arena of Blood dito sa dalawang offlane, magkaiba yung nangyari dito mga kaibigan. Walang follow-up for the ultimates ng both offlaners dito, pero sa may gilid nasa bunutan si FPZ, mamamatay yung tanker ng Boom Esports dito, pero si Marv, pininangat ka dyan dito, makapag-remnant out na lang, pero mali yun na remnant ni ano, ni Yomachino, nahuli lang din siya, and tingnan natin yung niya, pero he will not live dito, and godlike stake na para kay Bob, 3-man down for Boom Esports. Oh no! Mali yung na ano! Mali yung napuntahan ni Opage, na-root siya dun! Yun nga eh. I think, ang dami kasing counter sa Ember Spirit this game na he needs like Lincoln Spear, BKB, ang dami niyang item para mag-survive. Again, Aeon Disc nga lang eh, maganda na para sa kanya. So, para hindi lang siyang takot pumasok. Kasi dapat siya yung panghanap ng hero dun sa backline eh. But since, nakikita mo diba, nagra-ravage si Tidehunter, but where is the follow-up? Kumbaga hindi sila kampanya. Same goes with Monkey King na kapag tumalon sila blindly sa backside or kapag tumalon si Tidehunter na hindi sila nakaka-follow up agad. And even si Mars, nakapag-out pa kanina kahit nag-jump in dun, di ba? Yun na maganda kapag may Lina kaya may instant burst ka. Ayoko. At saka yung offlane kasi ng Execration dito is ano talaga. Talaga nagbubuo ng BKB.
compared to a Tidehunter na utility build yan eh. Diba? Talagang magandang setup lang yung babayaran mo kay, ano, kay Tidehunter. Pero kapag ganun yung mga instances na siya, yung tumatalon, wala siyang saving grace eh. Diba? Wala siyang BKB or kahit ano. But speaking of BKB, meron kasing BKB piercing din yung Execration, which is the Fiend's Grip. So, kahit anong mangyari yata talaga, kapag walang follow-up or pagka hindi maging, maging maganda yung talon ni FBZ, yeah. Wala sa, din. Kasi yung Marsh, kasi nung pumasok siya, may Ursa na pumalo up eh. Yun yung difference. Nung pumasok yung Tidehunter, walang pumalo. I think siguro sa draft na lang din, talaga ng Boom Esports na hindi ganong nagko-connect yung ano, yung mga heroes nila. That's like na sinabi ko kanina, I like yung ano, yung lineup ng Execration just because meron silang clear ano eh, meron silang clear combination at na-counter out nila yung ano, na-counter out nila yung isang combo ng Boom Esports, which is yung Ravage and Wukong's Command. Kasi Wukong's Command, pwede lang nilang palabasin yung Monkey King sa labas nun eh. Diba? Lalo na kung hindi nila mahuli yung Dark Kumaki ni Ursa sa loob ng Wukong's Command eh. Pero I guess this is still the obstacle for yes. The side of Execration na high ground. Pa medyo mahirap para kay Ursa. Ang dami kasi nilang wave clear eh. You got Grimstroke, meron ka pang Slight of Fist. So, may ano pa, Anchor Smash. Ang maganda niyan yung parang tawag dito, parang mala-collapse na spear out. Ayan, Tino, it's time. Pansin ko nga, 'di ba si collapse noon, hindi necessarily na tumama sa ano, sa pader or sa puno. Talagang nilalapit niya lang yung ano, yung target sa mga kampi niya. Ganun yung ginagawa niya eh. Ni-spear in na lang yung target nila dito. Pero Monkey King, CTM dito doing his best para mapilitan or mag-react sa ginagawa niya Execration. Pero walang pakialam mga Execration dito. Ako ba, Auntie Mo? Gusto lang namang mag-ward. Mag-ward nga lang yata eh. Okay. Pero Arena of Blood na gamit nga dito at na-force out na nga. Pwede mag-bash! Ay, na-bash! May skull puncher na dito itong si Marvin. Oh. Na si CTM. Ang ganda nung reaction nung Ursa doon. May tama ba akong nakita? Ay? Camera right tapat mo doon, parang may extra double damage yata yung Ursa. Hindi ako sure. Pero yun nga, sayang yung relocate ni Teams. Ready na doon eh. Oh. Just, kung nabuhay lang ng one second pa si CTM doon. Mas Teams baka. Pero let's see, this is a setup para kay FBZ and meron ako Silver Edge. Itong si Lina dito, gusto niya yung punch na i-go yung Bane doon. Pero na-root lang din siya, natamaan siya nung Bramble Maze doon. Ito talaga yung ano, ito talaga yung obstacle para sa isang Ember, yung mga root. Di sa si Tidehunter din kasi, di ba? Hindi, kita mo, hindi na siya nag-BKB, hindi na siya nag-kung ano pang item. Kasi alam niya na mag-pop yung ano niya, yung Kraken Jewel niya. But since may Silver Edge dito si Bob, tuloy-tuloy lang yung pagkukulot ni RR dun sa Tidehunter. Pero tingnan natin, Marv dito, being aggressive. Gusto niya pang tumalon dito sa likod. But still, that's a one set racks down for Boom Esports. Yes, yes, yes. Might be two, honestly. Walang Tidehunter, 30 seconds pa. Wala na rin Glyph yung Radiant. 10 seconds for CTM, but what can they do? Wala silang pang-initiate dito, wala silang pang-setup ng mga combination nila. And Execration is doing very well para dito sa game natin. Pero, Yo Pudge, okay, nahuli siya ng Arena of Blood. Para makakapag-remnant out, pero na-push sa gilid itong si Yo Pudge. But si makakapag-remnant out din naman siya. And Refresher Shard, ginamit na nga ni Tino dito. And mahuhuli niya si CTM together with his Monkey King. The best combination. Pero tignan natin, Wukong's Command na force out, but no follow-up once again. And hindi na naman magkoconnect yung mga skills nila dito. It's up to FBZ kung makakapagbigay siya ng magandang Ravage and it will be given, but no follow-up once again. There's the Ember Spirit doing the buyback dito, pero mamamatay lang din agad si FBZ. This might be it, mga sir. Execration, pwede na yata nilang maklaim tong game na to kasi hindi na talaga nagkoconnect yung ano, yung plano ng Boom Esports. Grabe si Bob, yung mga stun niya on point. Like, hindi makadire-dired yung boom kanina. Kasi kita mo, di ba, pabuhay na yung mga heroes ng Radiant. Ang lalim na dahil ng Execution. Kumbaga, it's time to shine na sana para sa side ng Boom Esports. But then again, yung mga two-man stun connection from Lina, laging hindi makapasok or maka-initiate yung boom. Di sila maka-follow up. Even Tidehunter, he went in. But since na-commit na nga ni
ni Monkey King yung Wukong niya and yung BKB niya. Sobrang risky sa kanya para mag-jump in dun. Kasi wala silang pang-save eh. Wala silang katulad ng... I mean, meron silang ayo, but unless merong relocate or healthy enough, pero... Tignan natin, it's FBZ. BDZ. Solo kill! Pero makapag-jing kumastery na si CTM dito, but the right clicks from Bob to follow up. Mapapatay nila yung Monkey King dun, pero grabe naman. That might be one of the highlights ng game natin. BDZ catching out yung Monkey King. That's really good catch from execution. Grabe si Bob! Grabe naman si Bob! Dotang-dotang mga kaibigan ng execution for this game. Yeah. Ay. Nakikita mo, di ba? Two games, pinili nila yung Lina. Kampante sila na kayang-kaya ni Bob yun. Yes. And, di ba, Lina versus Ember Spirit, talaga namang kaya niyang lumain against an Ember Spirit. Pero si Marv dito, jumping dito sa may backlines, pwedeng natin nakakite out nila itong si Ursa, pero yung Spear of Mars, taking down or finishing off si Mushi dito. Tingnan natin, Ravage, kaka-out lang din. Ako ba? Wala din naman! Yun lang! 99% of germs ang nahuli din sa Ravage ni FBZ. Eto na. And Mega Crips pa nga ata. Ay, hindi pa. But meron pang isang melee ata to, orange barracks or Boom Esports. Pero yung lead, 34k gold lead. Parang nila sila. Kailangan talaga Lina. Kailangan nila mapatay yung Lina. Yung Bane. Okay. Kapag 4 stop, kaya bang kunin ni Yopaz yung kill dito? There's the Boundless Strike just to take down. Itong si Bane, tingnan natin nasa setupan pa nila. Itong si Bob, map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 
blood, yung arena of blood dito sa may kabilang dulo. Nahuli na naman nila CTM na makikig mga kaibigan na X pa nga si Yung Pansito. At itatawag nila yung GG guys, Execration. Grabe naman yung perfect execution ng kanilang mga skills, yung timing ng pagbigay nila ng mga ultimates nila, and it's perfectly ano, it's perfectly done by Execration, lalo na si Tino. Oo. Saka ano eh, na ang ganda nung pagkaka-counter nila dun sa Monkey and sa Ember Spirit, mm-hmm. na kahit na ang yes. ganda nung early game nila, they need to play perfectly para maisalba nila yung draft nila, which they tried. Naman kita mo, 'di ba? Ang ganda nung laning phase nila, na tawag dito, na delay nila yung pag-rushan and then yung momentum sana ng Execution, pero nag-surge yung problema nila nung nagka-item na yung Lina, nung nakuha ni Mars yung kanyang BKB. Lalo na nakuha niya yung BKB, naging unstoppable siya dun sa game na yun. Siguro kung mas maagang sumama si CTM sa team fight, baka mas napaganda. Kasi ang daming nasayang na ravage eh. Ang daming miscommunication makikita mo sa side ng Boom. There was a lot of, tawag dito, ravage and walang follow-up. Hindi ko rin kasi gano'n nakikita yung backline eh. Baka na-zone out din sila doon. Pero yun nga, it's always Execution getting the better initiation. Yes, yung mga huli din talaga. And nabanggit ko yun eh, na parang partida pa yun na hindi pa sumasama si CTM. Pero I think it will be a different story kung sumama nga talaga siya. Kasi kulang sa damage eh. Yung lineup ng Boom Esports dito, they are strong as five. Kapag nagsama-sama sila dito, as well as Execration, I think kaya nilang sabayan yung mga skills nandito. Talagang yung early game eh, nasa Boom Esports na nga eh, di ba, nabanggit natin ang tagal mag-level 6 ng mga supports, but still, yung mga team fights talaga na na-secure nila, and then yung mga magandang pasok ni, ano, ni Tino dito, giving out Execration the win para dito sa series natin. First series pa lang to guys for BTS Pro Series Season 9. Meron ba tayong OB Neon versus Army Geniuses? Polaris versus Omega Esports. Ayan, abangan niyo yan guys. At before we go, we would like to thank our sponsors, The Armory, Steel Series, Predator, Multivitamins, Enervon Active, and of course, PNXBet. Guys, huwag niyo kalimutang gamitin ang Lupon WXC code kapag kayo ay magre-register. So, Ishi, meron ka bang gustong i-shoutout or i-plug? Ayan guys, follow nyo ako sa page ko, syempre, Ishi PZG Gaming, or sa kahit anong social media, Ishi PZ, search nilang ako po yun. And nag-iisang Ishi PZ talaga naman. Ako naman, follow nyo ako guys sa Aki WXC, sa aking Facebook page, and sa aking Instagram, Erica Ilar. So maraming salamat guys. Ano na daw?
Ay, eh, basta ayoko na direct. Basta yun na yun. Pero guys, sana kayo ay nag-enjoy. So, support nyo pa rin yung next series natin. So, don't forget to share the stream, mga kaibigan. At that's it for the first series of the day. At kami ay magbumamba out na ni Ishii. Thank you so much, guys. Yung bago na ang mundo, mas humi-